Mag-a-update tayo ng payout method sa Facebook Reels. Maganda itong gawin lalo na kung merong mali, misspelled ang mga information mo. Lalo na sa bank account, PayPal, or cellphone number. At marami pang iba dyan. At the end of the video, sasabihin ko din kung ano ang mangyayari kapag ka nagpalit ka ng details, kung maganda ba, o ano ang mga consequences. Pero bago yan, tara, magpalit muna tayo ng payout method details. Siyempre, pupunta tayo sa Facebook apps, itong Blue app, para masundan nyo itong ginagawa ko. I-update nyo muna ang app na yan. And then make sure na maganda ang internet connection nyo. Hindi pawala-wala para maging successful. Make sure din na naka-ready na yung mga ipapalit nyo. Alam nyo kung alin yung mga papalitan nyo. Bago natin ipagpatuloy, share ko muna itong Facebook page ko, Bobtin TV. Don't forget to follow. Thank you so much. And make sure na sa spelling ay hindi mali. Ngayon punta tayo dito sa professional dashboard. Ngayon punta tayo dito sa payout. Sa taas, merong setting na logo. Kunwari, ayan, dalawa ang choices dito. Make sure na ang pipiliin nyo dito ay ang name nyo or kung alin ang owner na gusto nyo na palitan ang details. For example, i-update ko itong payout account info. Yan. Yung country, pwede rin palitan. Pati yung business type. Yung country ko, hindi ko napapalitan kasi andito lang naman ako sa Philippines. Kung nasa ibang bansa ka, maganda palitan yan. Lalo na kung mali ang inilagay mo. So, ito na lang. Yan na lang ang papalitan ko. Yung phone number. Yan, yung ulihan yan is 00. Dapat ganito ang ma-receive mong information. Kung magpapalit ka ng payout method, your payout info has been successfully updated. So, dapat ganyan. At ito nga dito sa wall, napalitan na. Yan, yung email address, pwede rin mapalitan yan. Isa lang kasi email address ko, kaya di ko na pinalitan. So, bago natin ipagpatuloy, don't forget to click the like button kung nagustuhan mo ang video. Thank you so much. Pati lugar, pwede nating palitan. Click mo lang yung update. Province, pati postal code. Ngayon, napalitan na natin. At ang dali lang talaga. Successful talaga. Ano ang dapat mong malaman at tandaan kapag pinalitan mo ito? Una, dapat ang ipapalit mong cellphone number, address, or email ay active at ikaw ang gumagamit. Sa lugar naman, make sure na dyan ka talaga nakatira. Yung spelling natin, tingnan natin mabuti. Kung tama ba or mali. Meron kasi sa akin nag-message na mali daw ang spelling ng name at lugar. Ngayon, dahil nagpalit ka ng information, kung bank account ang pinalitan mo, at eto, basahin natin. When you change your bank information for payout, your account will be placed on a 5-day on hold. Kapag bank information lang ang pinalitan. Yan yung mababasa mo. So, kung malapit na ang 21st of the month, tapos nagpalit ka ng information, mag-a-adjust ang kita mo para ma-direct sa bank account mo. Ikaw, ano ang pinalitan mo sa payout information mo? At kung magpapalit ka ng payout at naging successful, balikan mo ang video na to. Kung naging successful ba, pwede mo rin i-comment yan. So, kung magpapalit ka ng bank account, mas maganda, gawin mo ito sa simula pa lang ng buwan. Lalo na kung malapit na mag-withdraw, hindi ka magkakaproblema. Pwede rin ma-reject ang payout mo kung ang ipinalit mong bank account ay hindi nag-a-accept ng US dollar. Dapat ay alamin muna natin. Do our own research. At kung mamali ang pag-fill up ng bank account mo, ay pwedeng ma-reject ang kita mo. Sa spelling sa bank account number, yan lang ang mga bagay na dapat nating malaman. And then ganito lang kadali magpalit ng payout method. Diyan sa Facebook Reels. Don't forget to click the follow and subscribe button for more earnings tutorial. Salamat for watching.